review on a Civic Type R. And by the way, shout out to Honda Car Philippines. Thank you for sending me this Honda Car Civic Type R to be tested. Honda is known, by the way, for being the aftermarket king. Meaning, ang Honda ay sa pinaka masarap bihisang kotse kapag nabili mo na. And today, we are driving the Honda Civic Type R. And we're going to give you the good points of driving the Honda Civic Type R. But at the same time, we are going to pick it apart. Meaning, maraming mga design flaws para sa akin na pwedeng i-improve ng Honda. Example, bad design. See you later. Drive muna tayo. This is the Honda Civic Type R 2.0 VTEC Turbo. Priced just about under 3.2 million pesos. 6-speed manual transmission with rev match, control system, 3 modes drive system, adaptive damper system, agile handling assist, Type R bucket seats, shift knob, number plate, and instrument cluster. It has 7-inch touch screen display audio with navigation. The engine is intercooled turbo with a 2.0-liter capacity. Gasoline direct injection fuel system with a maximum horsepower of 306 and maximum torque at 295. Fuel tank capacity is 12.4. This car carries 4 passengers maximum. Sobrang ganda ng kotseng to. Napakaangas. Sobrang lupit. This is the Honda Civic Type R 2.0. Lahat na yata ng mga binata at gustong magmukhang binata, ito ang gustong kotse. Marami na mga bagay ang maganda rito. Pero para maiba naman ang ating review, maliban sa mga bagay na sobrang pogi na sa kotse, tingnan naman natin kung ano yung mga common tao puna na pwede natin makita sa isang kotseng maganda na. Samahan niyo ako as we pick apart the Honda Civic Type R 2.0. It's been like an hour and we're driving along North Luzon Expressway. We're trying to see if this car can sit 4 people comfortably. Meron tayong pasahero sa likod. Komportable ba kayo dyan? Yeah! Honda Civic Type R is actually a 5-door sedan. Kailan alam mo nakakahiyang tawagin sedan pag ganito katulad yung kotse. Sagutin natin yung tanong. Is Honda Civic Type R a sports car? Or is it just a regular plane 5-door sedan? Hi guys, so this is the Honda Civic Type R 2.0. Tanga niyang makina, capable of delivering 400 Nm of torque and 306 horsepower. So bago natin mag-usapan yung technical aspect ng kotseng ito na pinahiram sa atin ng Honda Car Philippines, gusto ko nang pasalamatan. Thank you so much Honda Car Philippines for sending me this beast for 7 days. Sunday today habang ginagawa ko ito, so Martes babalik ko na to. And so far, malapit na ako magpitong araw na mayabang dahil nakakayabang talaga itong kotseng ito. Sobrang ganda. Let's do walk around. Right off the bat, makikita mo guys na yung kotse ay sobrang angas. I have been wondering, is this a sports car or is this a
5-door sedan hatchback na sobrang bilis. I don't know, siguro that will depend on who's going to buy and ride the car. Let's look at the car. Yung kanyang side profile, it's very reminiscent of a regular Honda Civic, except there are bells and whistles na wala ang regular Honda Civic. Kaya syempre, this car is 3 million pesos worth of your money. Okay? Ano-ano yung mga dahilan kung bakit 3 million to maliban sa sobrang bilis ito? 6-speed manual transmission with 3 modes, comfort, sports, and type R. Pagbukas mo ng makina, pag start mo ng engine, ang preset ng kotse ay sports mode. So it's really designed and built and created to race. Ito yung side profile ng kotse. Kung makikita mo, if you don't know Honda, typical na Honda Civic ang magiging dating sa'yo. Until you come around the back of the car, at the back of the car, pagbukas mo nitong likod, it's actually a hatchback. Hindi siya compartment na typical sa Honda Civic, no? Hatchback siya. So you have access dun sa, from inside, no? So it's a 5-door hatchback na Civic looking. Ito yung mga damit ni Gandang Kara. Dahil kakatapos ng pictorial namin, ito yung ginamit ko. Kung titignan mo itong likod niya, guys, meron ditong provision. This is actually retractable. Pwede mong tanggalin to. I'd rather not remove it today. At pwede mo itong i-cover para pag sinara mo yung buong likod, fully covered yun nasa loob mo. And then it has a spoiler. Ito yung regular na tour na spoiler. And this one is actually special sa Type R. This is the opposite of a airplane wing para yung kotse may diin niya sa daan. So it will not take off when you're doing fast speed. So ito yung profile ng likod. Pasensya na, medyo yung kotse ay sobrang dumi ngayon dahil inihato natin sa NLEX ngayon. So typical, Honda gives you the Type R red badge logo. Pag-usapan natin, no? Alam nyo, may mga napanood ako sa online na dinidis nila yung Honda, itong Type R na to, kasi maraming features ito ang look lang pero walang function. Halimbawa, itong honeycomb na to. Itong honeycomb na to, look lang siya. Wala siyang function at all. Maliban sa design. Siguro naisip ng mga taga-Honda, hindi naman kailangan nang lagyan pa ito ng function dahil mabilis na yung kotse as it is, eh. Pero ito, may function to. But this one, wala. Itong rear lip chin, okay? Ito, may function ito. Especially this one. Ayan, tsaka ito, tsaka this one. Huh? Ito, ito, yan, yan. That has something to do with the vortex created by the car when it's doing high speed. Halimbawa, hindi ko alam kung alam ninyo yung pakpak ng agila. Dulo ng pakpak ng agila ay merong 3-4 na feathers doon na nakatikwas para walang wind drag gaano yung agila na ginaya ng mga aeroplano. Same purpose nito yan, para masukla yung hangin ng mas maayos para walang gaano drag sa kotse. So, napakaangas tignan ng likuran. And of course, dahil Type R ito, pula ang logo. Pupo tayo sa loob. Aray ko nung. So ito yung likod ng kotse. Nakita nyo naman sa unang part ng video na ito kanina na itong kotseng ito can seat 4 people comfortably. Take note, 4 na tao lang. 1, 2, 3, 4. Kung gusto mo maging 5, okay lang. Kaya lang, the car provided only 4 seat belts that are displayed in pure Honda fashion pula. No? So pwedeng 5 kung matigas ulo nyo, pero pang 4 lang yung provision ng safety. So yung legroom, maayos naman, komportable. I haven't tried sitting here pag tumatakbo, pero so far, ayan. By the way guys, itong upuan na to, riding arrangement ko sa upuan. Pag nag-drive po ako ng kotse, lagi ako malayo sa manubela. So maganda yung legroom nito. Ganda. Sorry, medyo madumi. Ayokong linisin yung kotse bago ko i-review kasi gusto ko makita nyo paano ginamit. May gamit ng anak ko tsaka nung friend niya. Gunmetal yung ano, yung kanyang kulay dito. Speakers, normal kung saan nakalagay ang speakers. Sa plastic to. Ito ay, I don't know, fabric. Ayan. So, itong pintuan ng likuran ng Type R ay medyo, you know, normal na pintuan ng isang sedan. Except when you look in front of you, this is carbon. Carbon racing seat, no? And I'm assuming this is not just skin, no? This is pure carbon. So, sabi nga ng mga nagmumotor, carbon lodi. Hawakan, typical. And of course, hindi ko alam kung anong trip ng Honda, bakit may sabitan dito. Hindi ka rin pwede maghanga ng damit dito dahil masyadong maliit, no? Siguro sabitan niya ng face mask. Pwede natin dahil pandemic. Siguro naisip ng Honda na balang araw, kakailangan natin ng face mask. So, ayan. Sabitan ka na. Very accessible. Tingnan natin, guys. Yan, kunyari, ano, nag-drive, Papa Jackson. Dito na tayo. Ha? Pakita na. Okay, malapit lang. So, let's go sa harapan naman. Yeah, yeah. Alak na dyan. Pupo tayo sa harapan, guys. Alright, so I'm not a hater of this car. As a matter of fact, I am an admirer of this car. But there are things that Honda could have done better. And let's try to pick it apart as we discuss the front of the car. Pero bago yan, let's start the engine. Tingnan natin kung ano itsura ng dashboard kapag in-start natin. Look at that. That's a display, guys. Wow! Nice! At kung makikita ninyo, guys, ayan,
upper left, sports. So, tatlong mode ito. So, pag start mo ng makina, ang kanyang default ay sports. But you can actually choose comfort. Ayan, nag-iiba rin yung kulay ng instrument panel mo. Pwede kang balik ng sports. And then, ang pinaka-racing mode niya, yung Type R. There you go. That's the aggressive part of driving this car. So, right off the bat, if you look at it, napaka-comfortable itong racing seat na to. Sobra, no? Nandun ka talaga nakapuesto, guys. You're not going anywhere na with the seat. You're stuck. I like itong racing seat ng Honda. Hindi naman lingit sa kailangan ninyo, guys. I drive a Dodge Challenger. And by the way, by no means I am a car expert. I am not a car expert. I just happen to drive before a Honda, which is a CR-V, which is very far from this. So I know that Honda delivers a very good performance when it comes to engine. And I happen to drive a Dodge Challenger. I think gives me the merit to at least review such a car. Alright, so umpisa natin. Manubela, wala akong masabi. Feeling ko one day, the designer and the engineer of the car sat down and dinesign nila ito na parang ang sarap i-drive ng kotse. Very, very aggressive looking. Pula. Medyo mas padilim ng konti yung tone niya sa buwan. But I guess it's the right tone of red kasi pag patingkad to, siguro masakit sa mata nag-drive ka. No? So, tone down red. So, ang ganda nung yung stitching niya, pinag-isipan na pula. Tapos yung controls niya, guys, I think very compact. No? There are just two regions of the steering wheel na nandun. No? So, lahat abot ng daliri mo. So, you don't have to extend. Abot ng daliri mo. So, gaya ng lahat ng kotse, tanayan ko nasa ng mga decent controls. I like the single tone color, but two kinds of texture. Itong harapan. Speaker, typical, guys. So, sun visor, typical na sun visor. Diba? Well, I mean, it's the same thing when you go to other cars, except that this one merong vanity light. I guess it's a good touch. Yung kanyang ilaw, vanity light, typical. Gata ka lang ako, guys, kasi walang lagay ng salamin. Bakit walang lagay ng salamin? Kasi feeling ko, pag nakabili ako ng Honda Civic Type R, hindi ko siya papatin. Gusto ko nakikita yung loob. Gusto ko nakikita yung, nakikita ko ng mga dinadaan ako pag nag-drive ako if I'm going to buy this car. So, it will complete the look pag nag-drive ako pag merong shades, pero walang lagayan. So, I guess, Honda could have done better sa part na to. Gusto ko yung compact design ng controls, ng side mirrors, ng bintana, ng lock, ng doors, no? Nandito lahat. No? Iba kasi inihiwalay nila yung side mirror dito. Tamang nandito nila. Sa lapagan ng kamay, yung length ng kamay ko, sakop niya lahat. So, pag nasanay ka na, you don't really have to look at it. Tapos, may mga provisions ito ng buttons na feeling ko pwede maging upgrade yan. So, makikita nyo, carbon, trim of red touch, dito, carbon to. Alright? Center panel, I am not a fan, na? Feeling ko, it could have been designed better. Kasi feeling ko walang privacy. Pinag-cushion na lang nila yung lagayan ng soda dito, which it doubles into two cup holders. Hindi ko alam kung para saan yung isa. Kung paano. This to me did not make sense. Okay? Yan. I like this touch. No? Nakalagay Type R, Civic. This car is a manual 6-speed transmission car. If you look at it, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? Tapos, ang handbrake mo ay electronic. Feeling ko, it would have completed the look or the feel of the car kung sana yung kanyang handbrake ay manual na rin. It completes the feel yung kaastigan mo kapag pagka-park mo, may hinahatak ka. So, sana, kung ako lang ha, if I'm going to own one, mas trip ko na manual na lang. Nabanggit ko kanina sa first part ng vlog natin, ha? This is like titanium material. Bilog, maikse. Guys, no, if you look at it, I am not a fan. Feeling ko, it could have been designed better. Feeling ko, dahil bilog siya, you don't exactly know kung ano talaga yung hawak mo sa kanya, no? Hindi ko alam mo, saka hawak. Pag nakaganyan ka naman, after a while of driving, na medyo masakit siya. Kasi it will dig into your palms. Pag nakaganyan ka naman, walang pupuntahan yung kalahati ng kamay mo ilalim kasi mahahawakan mo to. So, di ko alam kung parang goblet mo siya hawakan, ganun. Mukha ka namang nag-drive ng pasaherong jeep, which walang masama, but you're driving a Honda Civic Type R. No? So, I think sana mas, you know, mas komportable sa kamay yung design. No? This one is titanium. Well, as according sa nabasa ko, titanium ito, bakal. Ang problema ko dito, pag kumain ka sa labas, iniwan mo yung kotse mo sa arawan at nabilad to at aalis ka na at hinawakan mo siya. Sobrang init niya, guys. Because heat conductive to it. Sana yung medyo masarap hawakan kapag kahit mabilad ng araw. So, disclaimer lang guys ha, I am not a hater of this Honda. Feeling ko lang as a user, in case marami pang pwedeng improve dito. Okay. Now, this center display. Yung functionality niya, gusto ko. Right? Gusto ko yung functionality niya. Feeling ko, ang ganda tignan. But, practicality, it doesn't work for me. Say for example, I have my phone. I'm driving, I have to put my phone somewhere, there. Guys, naman yung gano'ng awkward. Ibadaan ko dito, tatama yung kamay ko dito. Ibadaan ko dito, tatama yung kamay ko dito.
idadaan ko sa ibabaw, awkward position. Bakit ganyan ka-exe yung space nito? And you, when you're driving at balak mong kunin yung cellphone mo, tama to, guys. Hindi ko alam, no? Pero may isang malaking space sa ilalim which not even accessible when you're driving. How do you do that? So I guess you have to be prepared to where you put your things before you even go rolling down the road. Sana wala na lang tong gilid na to. Tong gilid na to. Para yung access mo, rekta. Sana. I love the display. Very user-friendly, very aggressive looking. It fits the entire vibe of the car. But, ito problema ko. Because yung display nakatilt, okay? Nakatilt siya towards the windshield. The problem is, kapag matindi yung sikat ng araw, ang hirap makita. Ang hirap makita kasi tinatamaan siya ng sikat ng araw. So there are times that you really have to go to like that para mabasa mo yung nasa screen. Which is inconvenient if you're buying, again, a 3 million worth of a car. Well, yun yung mga downside, na the things we can think of as downside. Pero, if you're buying the car because you are a Honda lover, well, it gives the worth and value of your money. Well, let's take a walk around or tour sa harap na part ng Honda Civic Type R. And by no means, hindi po ako engineer, hindi ako car expert, or not even close to being a car mechanic. Alam ko lang, nakita ko ang isang engine bay. Pag sobrang puno, alam ko matuli. Napakalaki ng makina. Pero pag-usapan natin yung, hindi ko alam, yung air scoop. Yan, nakikita nyo ba? Yan. Akala ko, guys, yan ay hangin papunta sa makina to cool the engine, but we were wrong. So, papunta pala siya dito para lobas dito. So, this is actually for aerodynamics of the car. So, ito yung air intake. Pasokan ng hangin, guys. Yung front, sobrang pogi, pare. Ang ganda, angas ng harapan. Ang lupit. Sobrang ganda ng harapan niya. Sobrang ganda ng harapan ng Honda Civic Type R. I like it. I like the headlight. Sobrang ganda ng headlight ito, guys. No? Very aggressive. Napakasingkit. Tignan. Typical of the recent Hondas, guys. No? Napakasingkit. Napakababa. Dangkalin natin, guys. Isang kabaw lang. Kalahating dangkal. Yan mo. Kalahating dangkal. Napakababa niya. So, yung front lip niya, guys, is carbon. Ganda. Honda. When I used to own a Honda, I was very satisfied with it. But the thing is, the bigger question is, if I have 3 million pesos, am I gonna buy a Honda Civic Type R? Or am I gonna go to entry-level Camaro, that's Challenger, or Mustang? Kasi malapit na yung price. So I guess, pag Honda lover ka, you go for this one.